Delayed naman ang pagbubukas ng presinto dahil sa aberya sa vote counting machine sa isang paaralan sa Misamis Oriental. Live mula sa Cagayan de Oro City, narito si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril! Yes, nagka-problema nga dito sa Misamis Oriental General Comprehensive High School matapos hindi na nabuksan ng mga poll clerk at mga guro ang kanilang mga vote counting machines at mga ballot box matapos hindi pa dumating ang mga poll watchers kaninang alas 6 ng umaga. Ilan sa mga clustered precincts dito sa Misamis Oriental General Comprehensive High School ang late nang nakapagtanggap ng mga botante matapos hindi dumating sa tamang oras ang mga poll watchers dito sa lugar. Ayon sa mga guro na nakausap ko kanina, dapat kasi 5 a.m. pa ng umaga makakarating na ang mga poll watchers upang sila ang maging witness sa pagbubukas ng mga VCM at mga ballot box sa pamamagitan ng mga poll clerks na itinalaga ng COMELEC. Nagka-problema kanina pero ngayon ang sitwasyon dito ay medyo late lang na bumukas ang mga clustered precincts pero ngayon unti-unti na tumatanggap ng mga botante. Ito'y matapos dumating na ang mga poll watchers dito sa lugar. Paunti-unti na rin ang mga botante na dumarating dito. Nakikita natin dito sa may likuran ko ang mga botante dito sa Cagayan de Oro City. Dumarating na at hinahanap na paunti-unti ang kanilang mga clustered precincts saang classroom ba sila nakadesignate. Dito rin sa may kanan ko, makikita natin ang naka-plansyang waiting area para sa mga botante mamaya kung sakaling medyo marami na ang tao na pupunta dito sa nasabing paaralan, dito muna magsa-standby yung mga tao. Meron ring mga listahan na inihanda ang pamunuan ng paaralan upang mapakita agad ng mga botante kung saan silang clustered precincts boboto. Kaninang umaga, nakita natin isa sa mga maagang bumoto dito sa Misamis Oriental General Comprehensive High School, si Cagayan de Oro City Police Director, Police Colonel Aaron Mandia. Ayon sa kanya, sa pag-iikot niya mula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang ngayong umaga alas 6, nakita niya peaceful ang pag-iikot niya at wala umanong nangyayaring mga untoward incidents. Sa ngayon, inaasahan ng kapulisan ang kooperasyon ng mga tao dito sa Cagayan de Oro City upang mangyari ang matiwasay na halalan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez para sa eleksyon 2022, dapat totoo. Cyril, sa ibang mga presinto, natatanggap natin, pila na yung mga botante. Ano? Diyan ba sa lugar mo, kamusta ang pila? Mm-hmm. Sa ngayon, hindi pa masyadong marami ang pila. Pero dahil nga, nakita natin kanina na medyo paunti pa ang mga botante. Pero ngayon, alas 7 na ng umaga, unti-unti na yung mga taong dumarating sa mga presinto nila. Pero maganda lang dito sa MOGS dahil medyo systematic ang nangyayari. Kaya agad na nakikita ng mga botante kung saan silang presinto naka-designate. Kaya kapag alam na nila kung saan classroom sila kailangan bumoto, agad naman nilang napupuntahan ito at nakakalinya agad sila at agad nilang maibibigay ang boto nila. Sa ngayon, wala namang nakikitang mga problema sa mga VCM. Walang naire-report sa atin dito sa Misamis Oriental General Comprehensive High School. Walang problema sa mga VCM. At kanina yung mga unang nakaboto, around 6:15 ng umaga, nakita naman nila na yung lumalabas mula sa vote receipt ay tama naman mula sa mga na-shade nila sa kanilang balota. Ito ang latest mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril Chavez para sa eleksyon 2022, dapat totoo.